Nye. Hi! So, pasensya na kayo ulit sa damit ko dahil pantulog na to. Paggabi na dito, 10 p.m. Pero mukhang alas 5. Tingnan nyo naman. Alas 6 pala. Kita-kita yung ring light ko. So, yun. Eh, magbablog ako ngayon tungkol sa copy ko. De, joke. De, tungkol talaga sa milk tea. Hindi. Hindi. Magbablog ako tungkol sa, about mind settings during pandemic. Ito, isishare ko lang naman yung para sa akin na kung ayaw niyong pakinggan. Okay lang. Para ito lang yung mind settings ko. Kasi, di ba, medyo maraming struggles na nangyayari ngayon. Ngayong pandemya na hindi mo akalain na, alam mo yun, na may experience mo din. Let's start! So, una. So, ang iniinom ko nga pala is, milk tea. Milk tea na hot. So, dati kong work sa Makati, ito yung iniinom ng boss namin, si Boss Lam. So yun, mahilig siya sa ganito. Tapos parang doon ko lang to unang natikman yung milk tea na ngayon ko lang ngayon ko lang na-realize na milk tea pala yung noon. Ito kasi yung lasa niya eh. So yan. So paano gawin to? Sige, ibablog ko din. Lahat iblinag, no? So let's start. So una is ilagay mo sa isip mo na lahat ng bagay may katapusan. So, naalala mo nung nag-i-school ka, yung boring na boring ka dahil alam mo ang tagal-tagal ng oras sa classroom na pagka isipin mo isang oras at kalahati lang, ang tagal-tagal na agad, di ba? So, natatapos din yung paghihintay mo tas ang tagal mo graduate, ang tagal ng taon. Pero ngayon, graduate ka naman, di ba? So, lahat ng bagay may katapusan. Kaya itong mga nangyayari ngayong pandemya is temporary lang to. Okay? Temporary lang lahat. Kaya huwag kang masyadong mag-isip na anong gagawin mo sa future. Hindi mo, ngayon yung isipin mo. Ngayon yung isipin mo muna bago yung sa susunod. Okay? Ganun ako mag-isip. Kasi parang, din ako eh, overthinker din ako. Pero yun yung ipinapasok ko sa isip ko na ganun. Na mula noon, lahat ng bagay may katapusan. Okay? So, walang forever. Ganun. Hindi naman. Hindi mo yun i-apply sa ganung sa relationship. Iba naman usapan yun. Okay? Pero lahat naman talaga may katapusan. Eh, paano kung mamatay din yung partner mo, diba? Di ka, tapos na. I mean, kung patay na siya, tapos na magkasama na kayo. Tapos na yung mga panahong magkasama kayo. Ganun. Huwag literal. ako nga rin, no? Literal. So, next, may mga bagay na hindi natin kontrolado. May binabasa ko dito kasi nakakalimutan ko, guys. Makakalimutin. So, yun. Pangalawa ko is, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Kaya huwag kang mag-isip ng mag-isip. Kasi hindi lang ikaw yung nahihirapan, okay? Hindi lang yung parang feeling mo, ikaw lang mag-isa sa mundo na ganun yung na-experience mo. Nahirap ka. Yung alam mo yung parang feeling na gusto mo na lang mawala eh. Ganong feeling. So, huwag mo ma-feel yan, guys. Kasi sis, or bro, or pare, or brad. Huwag mo yung ma-feel kasi iba't ibang klase tayo ng pinagdadaanan. Iba't ibang klase ng hirap tayo na pinagdadaanan. So, huwag mo isip na ikaw lang yun. Okay. Ako, kagaya ko. Kasi ngayon, medyo, di ba, dahil sa pandemic, walang work, yan. Medyo, mahina yung pasok ng pera. Hindi ko iniisip na nahihirapan ako, pero mahirap, ang hirap din, kasi ang daming bayarin, di ba? Dami mong iniisip, ang daming humihingi ng tulong sa'yo na gusto mong tulungan. Kaya lang, hindi ka, alam mo yun, sapat, konti lang. Kung may maitulong ka man, konti lang. Kasi sapat lang. Isipin mo na hindi mo kontrolado lahat yan. May mga bagay na si Lord lang yung nakakaalam ng mangyayari or
mga susunod na mangyayari. Okay, so leave it to God, okay? Tapos, ano pa to? Isipin mo, or sabihin mo sa sarili mo, or sa utak mo, na tanggalin mo yung pride mo. Yeah, yung wala kasing magagawa yan, guys, sa totoo lang. Meron kasi kaming sideline noon, guys. Nung may work pa, yung may work pa si Macho, meron kaming sideline na line. Makikita niyo yan sa aking, yan, dito. Yan. Panoorin na, guys. yan yung sideline namin na maglalain, magcha-charge ng scooter. Di ngayon, di wala nang work, wala pang work, naghihintay pa rin kasi na-cancel lang, na-cancel yung work, na-cancel yung start, ganun, dahil sa pandemic. Naglalain lang kami, nag-charge ng scooters. Pagka nag-charge ka ng scooters, guys, literal, pupulutin mo sa daan yun. May makakakita sa'yo. Masasabihan ka, uy, ano yan, ninanakaw mo? Ganon. Kasi hindi naman nila alam na nagcha-charge ka ng scooters, di ba? Alam ko meron yan sa Intramuros eh. Nakita ko sa isang IG story ng isang friend ng kapatid ko. Meron nun, nagcha-charge lang kami. Ganon, ganon, guys. So, nahihiya kami. So that, alam niyo, noon mahihiyain kami na may makakita kasi parang mukha kami magnanakaw. Kunin namin yung line dun sa daan na may mga taong nakakita. May mga minsan, may mga kapwa kaka-Pilipino na makakita sa'yo na nagla-line ka, nagaganon, na namumulot ka ng line. Pero ngayon, dahil kailangan na kailangan, wala kaming extra, ganon, or yun lang yung minsang source ng income, wala na. Hindi na kami mahihiya, guys. Kasi, anong magagawa ng hiya mo? Wala ka namang magagawa sa hiya mo. Wala kang pera. Hindi ka magkakapera. Diba? So, huwag ka mahihiya. O kaya, kunwari, mag-ask ka ng tulong, umutang ka, magpasalamat ka na may magpapautang sa'yo. Pasalamat ka sa nagpautang sa'yo dahil nagtiwala sa'yo. Ganun. Okay? Huwag mo na isipin yung hiya-hiya mo, guys. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap-hirap. Kung may magtutulong sa'yo, magpahirang sa'yo, sige, grab mo lang, guys. Kasi sa susunod naman, ikaw naman yung tumulong pabalik, di ba? So, next, isaksak mo sa isip mo na walang magagawa ang pag-aalala. Yun. Yung nag-aalala ka, anong gagawin ko? Hindi ko na lang gagawin ko. Saan ako kukuha ng ganito? Saan ako kukuha ng ganyan? Ako, warrior din ako eh. Pero si mama ko, lagi niya sinasabi, do not worry, ipag-pray mo lang. Huwag kang, lahat ng kailangan mo, hingiin mo kay Lord. Yun. Yun lagi sinasabi ni mama. So, mula noon, hanggang ngayon, yun pa rin yung natatak sa isip ko na kailangan mong magtiwala kay Lord. Huwag kang matakot ng matakot, guys. Mahirap yan. Yan yung mas nakakamatay. Baka magkasakit ka pa sa puso. Kakaisip mo. Kakakaba mo. Baka nagpapalpitate ka na. Baka may sakit ka pa sa... Kagaya ko, yung pagka nag-iisip, nagpapalpitate. Yan. Hypertension yan. Kaya, huwag ka mag-isip na mag-isip. I-train natin yung mind natin na maging kalmado at mag-self-meditate ka or i-overcome mo yung takot mo. Alam nyo na. So, next. Ito, para ma-inspire kang magpatuloy, guys. Para hindi mo ganong maisip na nahihirapan ka, mag-isip ka ng mga bagay na gagawin, magagandang bagay na gagawin mo after pandemic. Kagaya ng gusto mo mag-travel. Yan, una-una. Ako gusto kong umuwi ng Pinas. Gusto ko maglakwatsa doon. Yung maglalakwatsa ka ng parang kagaya noon, yung hindi ka nag-aalala na madikitan, di ba, ang hilig magbanggaan, lalo sa Divisoria. Yan, yung mga nasa Divisoria, yan. Maganda kasi maglakad-lakad doon, guys. Sino laging nagna-night market? Tapos, mag-isip ka ng bagay na kagaya ng... yung work, maghahanap ka ng work. Ayan, kagaya ko, maghahanap ng work. Pagkatapos ng pandemic, ganun. Mag-isip ka ng mga bagay na may inspire ka. Gusto mong may mapuntahang kaibigan, gusto mo ulit mag-party, party. Diba? Or gusto mo ulit yung gathering. Yan, yung mga bagay na makakapagpa-inspire sa'yo, guys. Diba? Kaya,
i-clear nyo lang yung mind nyo. Huwag nyo masyadong i-toxic. Huwag nyo pasukan ng mga bagay na hindi pa nangyayari kagaya ko. Isipin mo, baka mawalan ka nito, mawalan ka ng ganyan, anong gagawin mo? Huwag mo lang isipin yun, guys. Isipin mo muna yung pwede mong gawin. Bago ka mag-isip ng pangit na negatibo, mag-isip ka muna ng positive na posible mong o kaya mong gawin. Okay? Tapos, syempre, higit sa lahat, guys. Higit sa lahat is yung magdasal at magtiwala kay Lord. At isipin mo lagi na hindi ka bibigyan ni Lord ng bagay na hindi mo kayang lagpasan. Yan. Iiyak ako. Sorry. Pero yun talaga yung ano ko, guys, mga golden words ko sa buhay. Wow! Na nagiging rason kung bakit ako nakakapag-continue sa mga bagay na mahirap talagang pagdaanan para sa akin, na sinishare ko lang sa inyo kasi maamalay nyo, magamit nyo rin, ma-i-apply nyo sa buhay nyo. Magpasalamat ka, nagising ka, nagigising ka sa araw-araw, may kinakain ka, yan ang mga pag-ipagpapasalamat mo na hindi ka pinapabayaan nila, di ba? Na binibigyan ka niya ng mga taong na tutulong sa'yo. Magpasalamat ka na mayroong taong pinapadala si Lord na tutulong sa'yo. Na parang mapagaan lalo yung buhay mo, ganyan. Hindi ka papabayaan. Maniwala ka sa akin. Kunwari yung mga panahon na akala mo, parang katapusan na ng mundo. pero biglang may dadating na blessing or tao na ibibless kayo or na parang pinadala ni Lord na para tulungan ka. Okay? So, ayan. Parang naiiyak kayo. Ngayon, yan yung mga bagay na may isi-share ko sa madlang people! Sis, pre, Brad, yan. Sana na nakadagdag ako, nakatulong ako sa mga nararamdaman yung negatibo or what. So yun, shout out nga pala. Kala mo talaga nasa 1,000 subscribers na yun, no? Pero may mga nagpapa-shout out. Ibig sabihin, may mga nanonood ng vlog, diba? Nakakatuwa lang. Salamat, guys. Salamat sa mga nagpapa-shout out sa akin na nagtitiwala. At sa mga nagsusupport. Nakakatuwa kaya pagka nagpapa-subscribe ako. Sabi nila, sinusuportahan namin ikaw, ganun. Parang natutuwa sila sa ginagawa mo. Yun yung mga nakakatawa. So, yun. Salamat, yun. So, eto, isa-shoutout ko lang. Angelica. Si Angelica Faith and Bill. Pinsan ata ng asawa ko to, eh. So, pinsan ko na rin, yan. Hello, oh, pinsan. Kahit di pa tayo nakikita. Yan. Tapos, si Marilu Bautista. Bautista family from Naik, Cavite. Ayan! Hello! Hello po! So, tapos si... Siyempre, si Sis. Paborito ko yung pangalan sa kanya eh. Kasi Faith siya. Pero gustong-gusto ko to. Yung name niyang to. Victory. Ayan. Tapos, si Nick, yung baby niya. Ayan. Miss ko na yan. So, kung gusto niyo magpa-shoutout, guys, kahit hindi naman ako sikat, guys. Kahit yung damit ko sira-sira dyan. Yan ang totoong buhay ko. So, yun. Ilagay nyo lang dito. I-hashtag nyo lang. Shane Road to For... Road to Forever. Sorry. Shane Road to 1K. Yan. I-comment nyo, guys. Mag-comment lang kayo ng mga suggestion nyo sa akin or kung anong opinion nyo sa sinabi ko. Okay lang sa akin. Marunong ako tumanggap ng mga comments and suggestions. Yan. Ilagay nyo lang. Maraming salamat, guys. Sis, pre, Brad, alam nyo na. Paki-like, share, and subscribe. Thank you, guys. Thank you. Bye.